Hi guys again, welcome back to my YouTube channel. I'm MJoy and ang video natin for today is all about paano ba makaiwas sa online scammer or bogus buyer. So guys, eto na, kung gusto nyo pong panoorin, just keep on watching. Paano ba natin maiwasan ng mga scammer or bogus buyer? Guys, disclaimer ulit, hindi po ako expert. Gusto ko lang po ulit i-share kung ano po yung naging experience ko. Actually guys, na-experience ko na po ang mabogus at ma-scam online. So, number one is, kailangan po i-chat muna natin yung profile picture nila. Basic information po sa Facebook, kung legit ba yung Facebook or dummy account ba yung Facebook na ginagamit nila. So, makikita naman po yun. Kasi po yung mga bogus buyer and then scammer, hindi po natin yun malalaman kung hindi po natin sila ililegit check. Sometimes, magagaling po sila, hindi po natin sila nahuhuli kasi marami po silang mga dummy account na ginagamit and then may mga proof silang pinapakita. Pero hindi pa rin po yun sapat para maniwala po tayo agad-agad. Kaya ayun po, isishare ko po sa inyo ngayon kung ano po yung nangyari nung na-scam ako and then na-bogus buyer ako. Ayun po, always double check po natin yung mga social media accounts nila and then yung mga details na binibigay nila, make sure po na ma-legit check natin yung seller na yon na bibilan natin. Kaya mahirap po talaga sa ngayon ang magtitiwala. So, doble ingat na lang po tayo para maiwasan natin po yung scam or bogus buyer. So guys, share ko lang po ito sa inyo para pag na-experience nyo po, alam nyo. Bali guys, ang nangyari po nun, chinek ko naman po yung Facebook account niya nung scam po sa akin. Bali actually, hindi po yun, bali seller lang po ako dati, hindi pa po ako online seller. I mean, buyer lang po ako na bumibili sa kanya. And then, siguro small amount lang naman siya, pero ayun, lesson and learn na rin siya. And then, gusto ko kasi, within the day, ma-receive ko na po si item, kaya agad-agad ako nagbayad sa remittance through Palawan. And then, after ko magbayad, hinihintay ko yung items kung sabi niya, darating daw, wait ko lang. And then, ayun na, bigla na lang niya akong binlock. So, ayun, antang-tang ako. Pero guys, hindi naman po order na scam ka is susuko ka na para maging online sellers ka. Syempre guys, not that time, nagtiwala po ako. So, ayun, yun na rin po, natuto na rin po ako. Next transactions po na pumili ako online, nag-ingat na rin po ako. Kaya much better talaga na cash on delivery po para maiwasan natin yung scammer. Syempre guys, sa panahon po ngayon, marami po talagang manloloko. Pero syempre, dapat ikaw na po mismo yung iiwas sa kanila para mas scam ka. Sa bogus buyer naman po, nung naging online seller na po ako, naku po, araw-araw, nai-stress po ako dahil ang dami-daming nagbo-bogus buyer. Bogus buyer meaning yung in order na nila, pinadeliver ko na, lalo na po sa LBC, marami po akong mga return items na hindi po nila kinukuha. Bali, inabonohan ko na po yung shipping fee nila, tapos hindi na po bumalik. Bumalik yung item, and then ako po yung nagbayad, and then abono ko na po yun, lugi ko na yun sa business ko. Kung big transaction na po yung kausap nyo, meaning malaki ang pera na po yung pinag-uusapan, mas maganda po guys, share ko lang po sa inyo or itip ko po sa inyo na mas maganda po makipag-meet up na lang kayo within the area na malapit sa inyo or pick upin nyo po yung items para po maiwasan nyo po na mabogus kayo. Ayun guys, maging aware po tayo, wag po tayong basta-basta magtitiwala agad-agad para po maiwasan natin yung scam or mabogus buyer tayo. Kasi mahirap po guys, kapag, lalo na kapag mga big amount na. So, ayun, maluloko po tayo kapag hindi po talaga natin sineryoso yung pag-legit check sa mga katransaksyon natin online.
So, ayun lang guys. Sana po eh may natutunan kayo sa video ko na. Madami po ang scammer, pero madami din po guys ang legit. Sa mga online sellers, madami po 'yan. So, kung gusto niyo pong magtanong regarding sa mga legit sellers, pwede ko naman pong sagutin. Just comment down below lang po. Then, para makaiwas kayo sa scammer, sa mga loyal buyers ko na simula ngayon, noon hanggang ngayon is bumibili pa rin sila sa shop ko. Thank you so much po sa suporta nyo, and sana po is tuloy-tuloy kayong bumili sa items ko. And then, ayun po, malaki po yung tiwala ko sa inyo, kaya hanggang ngayon, nandito pa rin kayo para bumili sa akin. Thank you so much guys. Tapos guys, sa bogus buyer naman po na na-experience ko is yun talaga, hindi naman talaga ako basta-basta nagpo-post sa timeline ko ng mga pasaway na buyer, na bogus buyer, na yun nga katulad na sinabi ko na hindi po nila kinukuha after nilang mag-order. Eh syempre, kami mga sellers namumuhunan kami sa items na ino-order nila. So, ayun, so kung mabobogus buyer ka, maiipon talaga yung mga on-hand items mo na nai-stock sa bahay. Ganun. Guys, ito po yung huling tips na i-share ko po sa inyo. Kung hindi kayo sure kung nahihirapan kayong kumilatis o magtiwala, so much better umorder na lang kayo through Shopee or Lazada, kasi yan pong mga shop na yan is legit talaga. So, cash on delivery talaga yung mga yan. So, hindi ka iwas scam. So, doon na lang po kayo mag-order online. And then, sa mga seller na legit, para malaman mo na hindi sila scam. Saka guys, disclaimer lang po sa lahat ng mga nag-online sellers at sa mga buyers. Alam ko guys na hindi madali ang magtiwala, pero dapat kung loyal buyers mo na, dapat magkaroon ka ng tiwala sa kanila. Like ako, marami na akong loyal buyer, pero hanggang ngayon, nandito pa rin sila. Salamat po sa support ang mga buyers ko. And then, ayun lang po, share ko lang po ito sa inyo para at least big help na rin po kung gusto niyo rin pong maging online seller. At least meron po kayong idea or gusto niyo magtayo ng small business na same ng sa akin, RDW or clothing store, is mas mapapadali po kung paano niyo papatakbuhin. Ayun lang guys, dito na po nagtatapos ang aking video today. Sana po is nakatulong po ito sa inyo. Sana din po lesson and learn sa mga na scam na po or na bogus buyer na. So guys, kung nagustuhan niyo po ang video ko, pwede na po kayong mag-like, subscribe, and then ayun po guys, see you on my next vlog. Bye.